Yo mga idol, kamusta? Yordinis Ugas may partida pala kay Manny Pacquiao sa bakbakan at Carlos Caraballo na wala ang bagsik dahil sa Pinoy. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So bago nga mangyari ang bakbakan ng dalawang welterweight superstar sa pagitan ng ating pamansang hamao Manny Pacquiao kontra sa WBA World Champion na si Yordinis Ugas, kung saan sa naging weigh-in ni Pacman at Ugas Boy, maraming mga fans at media ang nakapansin sa kaliwang bicep ng Cuban boxer at namamaga ito kung ikukumpara mo sa kanyang kaliwang bicep. Kaya dahil dito natanong si Ugas Boy ng mga media na kung may iniinda ba itong injury sa kanyang katawan sa laban nito kay Pacman, pero agad naman na tinanggi ng kampiyon at sa halip sinabi nito na isang 100% ang kanyang kondisyon sa laban nito kay Boss Manny. Bagamat sa ngayon sa latest interview ni Ugas Boy pagkatapos ng kanyang media workout para sa kanyang preparasyon sa laban nito kay Errol Spence Jr. Brutal na inamin ni Yordinis na may iniinda pala siya na injury sa kanyang kaliwang bicep 3 weeks prior sa laban nito sa ating pamansang hamao Manny Pacquiao. So ibig sabihin pala nito mga Lodi, nakikipaglaban si Ugas kay Pacman na may injury pala ito sa katawan, pero nagawa pa nitong magpamalas ng galing sa laban at hindi pa pormahin ng Pinoy legend sa ibabaw ng lona. Kung saan ayon pa nga sa ilang mga media na nag-cover sa interview ni Ugas Boy, tinalo nga nito ang mabagsik na si Pacman sa laban kahit may partida pa si Ugas dahil sa kanyang injury. Paano pa kaya ito sa laban ng Cuban boxer kay Errol Spence Jr. sa April 16 nitong taong kasalukuyan, na sa ngayon 100% na kondisyon na siya. So ibig sabihin pala nito, sure win na ang panalo ni Ugas kontra kay Errol Boy sa bakbakan. Lalo pa na hindi natin alam kung kagaya pa ba ng dati ang unified champion dahil sa mga sandamakmak na injury rin ang tinamo ni Errol Spence sa huling tatlong taon nito sa kanyang karera sa boxing sports. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, Carlos Caraballo panalo sa kanyang laban noong linggo kontra kay Luis Fernando Sabreda sa undercard na bakbakan ni Miguel Burchard at Nakatela, kung saan kahit nagwagi man sa laban ang Puerto Rican number 1 prospect, maraming mga fans ang hindi natuwa sa kanyang performance sa laban dahil bukod kasi sa tinalo nito ang kanyang kalaban na may record na 8 talo sa kanyang kartada via majority decision lang. Sobrang pangit pa daw ang naging galawan ni Caraballo sa bakbakan, kung saan para naman sa mga boxing fans na nanood sa laban, boring daw talaga ang style na pinakita ni Carlos na suntok takbo sa laban. Malayo ito dati sa kanyang pagiging agresibong boxing style na lahat na makakalaban ito gusto niya talagang patulugin sa ibabaw ng lona, kung saan ayon pa nga sa mga Pinoy, epekto na daw ito sa ginawa ni Jonah Sultan sa Puerto Rican fighter na literal talaga na kinuha ng Pinoy ang mabangis na kaluluwa ni Caraballo sa bakbakan. Gulatin pa naman kasi ito at pabagsakin ng 4 na beses sa ibabaw ng boxing ring. Sigurado matatakot na talaga ito makipagbasagan ng mukha sa kalaban at malamang dadalhin talaga ito ni Caraballo ang mapait na trauma na binigay sa kanya ni Sultan sa bakbakan.